Nako, eh, kagalingan naman po ang nangyari sa inyong buhay dyan sa Italia. Ilang taon bago kayo na bago niyo nakuha yung pizzeria na yan? At paano po nangyari? Bali, magsasampung taon din. Tapos, kasi nga, nagpa-part-time din ako dito, hindi lang sa bahay. Dito sa pizzeria, nagpa-part-time din ako, pa ilang oras. Tapos, hanggang sa mag-full-time, hanggang sa, yun, pakonti-konti, tinuturuan ako ng amo ko na lalaki. Kaya yung lalaki na nagturo sa akin, namatay siya. Ay. Kaya pinag-full-time ako ng amo ko. May pinalitan pala kayo. Opo, na heart attack po kasi siya. Ay, inay ko po, Sus Maria. Isang trahedya sa kanilang pamilya, ngunit isang blessing naman pero sa wala, inyo. Pero nung nangyari po yun, wala na po ako sa kanila. Pinabalik lang po uli ako na after a month na wala na po ako sa kanila. Pinabalik na po ako ng amo ko na babae. Baka daw po pwede akong bumalik kasi ako lang yung naturuan ng kanyang asawa. Nung umalis po kayo, sa ano na yung naging work ninyo? Nung umalis ako sa kanila, may work ako na nagwo-work ako sa warehouse ng mga insalata. Warehouse ng supermarket. Pagkain pa rin. Pero ang galing, kumbaga meron kayong galing ha, parang kung titignan niyo yung kwento, may natutunan kayo, lumipat na naman kayo kung saan kayo kikita, pero bumalik din kayo doon sa kumbaga na I guess magaling kayong empleyado para kunin kayong ulit, no? Pero opo, kasi passion ko po kasi ang pagluluto, kaya mas prioritize ko na bumalik sa kanila. Ano yung nag-salary cut ba kayo? Mas maliit ba yung sweldo din nung bumalik kayo? Or passion over money ba yan? Hindi naman malaki yung difference eh, kaya bumalik din ako. Pero maliit na konti. Konting-konti lang. Okay. Pero paano nangyari na kayo na ang naging may-ari? Is this the same pizzeria you were working for? Or different? Opo. Okay. Nangyari po kasi, meron po kasing na after a year na nagtatrabaho na ako sa kanila nung wala na yung nagturo sa akin, after a year na nagtatrabaho na ako sa kanila, inano na ako. Kinausap ako ng amo ko na Marvin, ibebenta ko na yung babae. Sabi, ibebenta na daw niya yung pizzeria. Sabi ko, okay lang. Total, marunong na ako. Marami naman ako sigurong mapapasok ang ibang pizzeria na. Okay. Nung time na pinablish na niya, ibebenta na niya, may mga tumingin na. Tapos, yung mga tumingin, inano sila na nung nanduduan na sila sa pizzeria, parang hindi makaya nung amo ko na ibebenta sa iba. Parang nandun pa rin yung ano ng kanyang asawa, tapos nag-iyak siya noon. Tanda ko pa, nag-iyak siya noon, tapos sabi niya, Marvin, hindi ko pa kayang ibenta. Siyempre, family business. Nung nag-iyak siya, wala na yung mga tao na bibili. Biniro ko lang siya kasi nga malapit na kaibigan ko na siya, hindi naman kami parang amo na magturingan. Biniro ko lang siya para tumigil na yung iyak niya. Sinabi ko sa kanya na kung gusto mo akong bibili, pero talaga nagbibiro lang ako kasi meron naman po, may pinag-aaral po ako sa Pilipinas, nagka-college ang aking anak, yung isa nasa high school. Opo. Kaya nung sinabi ko na gano'n, sabi niya, bakit nang hindi, itry natin, sabi niya gano'n. Tapos yun po, nagsimula, kinabukasan, inulit niya sa akin hanggang sa nakapag-loan po ako sa bangko, sa tulong din po niya. Kasi iba yung, alam mo yun, mahirap pakawala ng isang bagay na pinalaki mo, inalagaan mo ng matagal. Pero pag alam mo mapupunta sa magandang kamay, di mo sigurado. At saka may tiwala sa'yo, tay lang, yung binili mong presyo, ano yung discounted price o
Mas mahal hindi. Or same lang doon sa inalok niya? Hindi po, wala pong discount. Wala. Yeah. Business is business. Ano ba? Apo, apo. Pero hindi. Dahil at pero, least ikaw ang kumuha. Itaw, natapos na ba ang loan? Nabayaran na ba ang loan, Mang Marvin? Apo. Awa po ng Diyos na natapos na po. Akin na po yung pizzeria. Good decision po ba? Opo, opo. Oh, I guess, kasi diba, no? Siyempre, may utang ka. Alam mo, ipa-plus minus mo yung interest na binabayaran mo noon. So, okay na. Okay pala maging business owner. Ay, oo nga pala. Opo. At saka, kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga, tsaka talagang determinasyon ang kailangan. Kasi dito po, ang business dito, mas malaki po yung tax eh. Yung tax, mataas po ang tax dito. Mas marami po yung binabayaran. Mahal ang upa. Kaya sa tingin ko naman po, kaya ko naman pong patakbuhin kasi ako nga po yung main chef. Ako po yung nagluluto. Akin lahat. Kaya may menos ng pangbayad sa mga tauhan. Kaya ako na rin po, kahit po hanggang ngayon, ako pa rin, nililinis ko pa rin yung pizzeria. Ako pa rin. Bawal magkasakit. Ilan taon na po ba kayo? Ako, 50 po ako ngayon. Ah, pwede pa naman. Oo naman. Batang-bata pa si Mang Marvin. Alam mo, kailangan ho talaga kayo maglinis. Sa sarap ng mga pizza dyan, kung hindi kayo magka-cardio at maglilinis, mahirap yun sa puso. Ako, okay yan, ha? Kayo na lahat. Oo, kayo na hala. Kami na lang ang kakain, kayo magluto, pero kayo pa rin maglilinis. Oo, sige po. Punta po kayo dito. Mang Marvin, Pinoy kayo. Yung bang mga customer nyo, Pilipino rin, yung nagpupunta dyan sa pizzeria nyo? Ano po, ang aking pong customer siguro ay 95% Italian. Italian. Pero nagpatikim po ba kayo sa kanila ng mga lasang Pilipino sa inyong mga pagkain dyan? Opo, nagugustuhan din po nila yung sisig pizza. May sisig pizza si Mang Marvin. Paano nyo ginagawa yung sisig pizza? Bali, nag-ano po ako ng... Naglilitsyon po ako dun sa oven, naglilitsyon po ako ng... Wow. Ng... Baboy. Ng karne, tapos po, palalamigin, isisisig ko na po. Tapos, pag sisig na siya, itatapos ko lang po dun sa tomato, dun sa mozzarella, sa ibabaw ng pizza. Wow. Tapos lalagyan ko ng isang itlog sa gitna. Oh, parang sisig talaga. Ay, ang sarap. May nakain na akong parang ganyang pizza din, pero parma ham ata, na parang fresh egg rin yung nasa gitna. Ang sarap. Di ba may ganun talagang klaseng pizza po? Yung may itlog rin talaga? Opo, Bismarck po ang tawag doon. Bismarck. Oh my God. Ay, ang ganda. Talagang Italian pizza po yun. Oh, wow. Gusto ko ng pagkain. Tapos, alam nyo, try nyo rin ho. Gusto ko makita yung version ninyo. Meron ako natikman sa Bicol, laing pizza. Eh kung ano kayong lasa nun pag ginawa mong Italian laing pizza na authentic mo? Ano kayong lasa nun? Eh yung dough mo pala, pwede po, pwede po. Mahilig po sila sa gulay. Oo. Mediterranean ang diet eh. So pag medyo maanghang parang Opa. Sicilian, kasi di ba ang Sicilian medyo maanghang ng konti. Oo. Opo, maanghang yung pagkain nila doon sa part na yon. Kailan kayo uuwi? Ay, tsaka taga saan po ba kayo dito sa Pilipinas? San Pablo City po. Sa San Pablo, Laguna. Laguna. Uwi naman mo kayo, tapos magluto naman kayo. Pag i-message na Tita Winnie pag uuwi kayo ha, parang asarap hong tikman ng luto ninyo ha. Kasi opo, kakagaling opo, lang namin dyan, di pa ako babalik dyan eh. Oo. Baka meron kayong gusto batiin. Sayang, sana nagpunta kayo dito. Mang Marvin, baka meron kayong gustong batiin. Diyan po sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko po, si Boyatan, si Nathaniel Perez, si Janjan Sigaral, at si Andres Mundo, si Franco Esmundo. Yan, ako. Mga kaibigan ko po yan matatalik dyan sa Pilipinas. Siya, sige. Ingat po kayo dyan. At well, congratulations and more luck Thank you to your business. Ha? Thank you po.